guys, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Andito na naman ako. Magluluto tayo guys. At ang lulutuin ko ay sapat na sapat. Tamang-tama para sa panahon ngayon, tag-ulan. Kung maririnig po ninyo, medyo maingay sa paligid kami po ay anong na highway. Kaya po, yung mga previous video po natin ay medyo maraming ingay. At bukod po doon, I think may padating na bagyo. So anyway guys, magluluto tayo ng pwedeng merienda or it can be a meal. Tama-tama request po ng mga bata. Ang lulutuin natin for today is red spaghetti. The usual spaghetti, but ang gusto ko sa spaghetti, yung medyo asim, may konting tamis. Ayoko na masyadong tamis sa spaghetti. Even my kids, hindi na nila na kumain ng medyo Italian style. So syempre may sweetness pa rin. Okay, simulan na natin guys. Pinainit ko na yung mantika. Lagay na natin guys ang ating onion. Tunod natin ang garlic. Ganun naman sa pag-saute guys, di ba? Halos sabay-sabay lang naman lahat. So, lagay natin ang bell pepper. Guys, this is optional. Naglalagay ako ng celery. Nasa sa inyo naman yun. Gusto yung may celery or wala. So anyway, ayun. Ang first luto ko ng spaghetti when I was 13. Ang unang-unang naluto ko ng spaghetti is seafood spaghetti. Natutunan ko siya. So may label na to mention it, Del Monte, pineapple juice, meron siyang menu sa likod. Yun yung unang-unang trial ko ng spaghetti. So anyway guys, seafood yun yung una ko. Ngayon nilutuin natin is beef spaghetti. The usual. So guys, nalagay ko na ang onion. Lagyan natin ng garlic, bell pepper, and then celery. Nalagay ko ang tomato. Guys, ang pagluto ng tomato, kailangan gisang-gisa talaga. Kung medyo a little burn nga, mas masarap siya. Kasi yung aroma ng tomato, lalabas siya. Hindi pwede guys na hilaw yung tomato kasi medyo malansa yung sauce. So yan. Isa natin siya for mga 3 minutes bago natin ilagay ang other ingredients. Guys, habang niluluto nga pala natin to, ito yung other ingredients natin. Ang ating ground beef. Sinotay ko na to kanina para mas mabilis yung pagluluto natin. And syempre, meron tayong hot dogs. I'm going to, this is like siguro mga 1/4 kung hot dog na to. No, less ito. So yun. Guys, this is another optional. You can put liver spread. Nilalagay ko ang liver spread for a kilo of pasta. Okay, but for now, ang lulutuin natin is half kilo of pasta. Okay, syempre meron tayong cheese. Ang cheese guys, ihahalo natin para mas masarap yung sauce. Tapos pwede rin tayong maglagay on top. What else? Guys, ihuhulog ko na ang onion leeks. If you notice, lagi akong gumagamit ng onion leeks kasi natutunan ko, as I said sa mga previous videos ko, nagpapasarap talaga siya. Okay? Not only the regular onion, the white or red, masarap na meron siya dito. So, lagay na natin, guys. Kunti pa, maluluto na yung ating tomato. Guys, I also put bay leaf. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo lagyan. Lagyan natin guys ng asin. Why nilalagyan ng asin guys? Importante yung layering na tinatawag. Bawat ingredients na iluluto mo or bawat iluluto mo, meron siyang asin para yung lasa niya patong-patong. Hindi yung sa dulo mo lang lalagyan ng pampalasa. Lagyan din natin ng pepper. Lagyan natin yan, di ba? May green, may red. Kapag lutong-luto na guys yung ating tomato, ilalagay naman natin yung ating tomato sauce. Ang gamit ko pala guys, meron tayong binibili na you can use tomato sauce, spaghetti sauce, or tomato paste together with the fresh tomatoes. Ako ang gagamitin ko for today, the usual na ginagamit ko guys, nasa sa inyo naman yun kung ano pong gusto ninyong gamitin. Ang gagamitin ko is spaghetti sauce. Meron na siyang parmesan, meron siyang oregano, meron siyang basil, meron siyang cheese. Yun ang gagamitin natin. And ang ihahalo ko sa kanya is sweet blend tomato ketchup para hindi na ako masyadong maglalagay ng sugar. Kompleto na siya. Lagay na natin ang ating ground beef. Lagay na rin natin guys ang ating hotdog. Siyempre hindi mawawalang hotdogs for the kids. Yan ang hinahanap talaga nila. Ang hotdogs guys, pwede naman siyang ilagay sa dulo if you want. But for me, okay lang naman na isutay natin siya para medyo magbrown. Look guys, texture. Ayan. Ganda na siya. Lagyan uli natin ng salt and pepper. You
yung sugar pala guys, sa dulo na natin nilalagay since ang ating gagamitin is sweet blend tomato ketchup. Ilagay na natin guys ang half of our liver spread. Hayaan natin mag-mix together yung lasa sa meat at yung veggies. Kain na natin ang ating 2 big cups of spaghetti sauce. Diba, the normal cup is hanggang dito lang naman siya. So I guess this is 4 cups sa regular small cups. Lagayin na natin. By the way guys, ang ating palang meat is 1/4 kilo. Additional, I guess 1/8 kilo of hot dogs. Since half kilo, noodles lang naman yung ating gagamitin. We have the sweet blend ketchup. Pabuluin natin. Tanggalin na natin ito guys para malinis ang paligid natin. So we'll add another salt. And of course pepper. And pabuluin natin guys and then we will add water para hindi siya masyadong thick. Guys, ganito lamang kasimple. The classic way of cooking spaghetti. Ang sa akin lang, ayoko na masyadong sweet. Going to put something na nakikita nyo nilalagay ko na rin. Lagyan natin ng olive oil and sesame oil together. As sa inyo po yung gusto. Again, but this will add aroma and flavor. Habang pinapukulo natin ito, nagpakulo na pala ako ng spaghetti noodles. Ayan, al dente lamang ito, tamang-tama lang yung pagkatali ko. So, ganyan natin. As you can see guys, look. Ayan, take ang ating sauce. Diba? Looks very good. Lagyan natin guys ng water. Lagyan natin ng water. And 1 glass of water is fine. And like I said a while ago, layering yung gagawin natin. Lalagyan natin uli ng salt. And then another pepper. Alam nyo guys, hindi ako mahilig tumikim. Alam ko na yung standard ng luto ko. Nasa sa inyo naman po yun. Eh, gusto nyo ng sweet, gusto nyo ng salty. So, tikim-tikim lang tayo. Napakabilis lang ito guys. You can cook spaghetti in 10 minutes basta nakapagpare na lahat. Guys, magtitikim pa pala ito kasi lalagyan natin ito ng cheese. And another way of cooking spaghetti, you can add Nestle cream. It can be full cream, it can be evaporated milk. Nasa sa inyo po yun. For now, gagawin natin red sauce lamang po. The simplest way. Lagay na natin guys yung ating cheese. And I'm going to put half of this para mamaya pwede natin lagay on top the spaghetti. You can put as many as you want. Tapuan natin. Tapuan natin guys if we are going to add salt. Guys, perfect na. Promise. Since ang ating noodles, meron din naman siyang asin pag pinakuluan natin. This is already perfect. Guys, follow nyo lamang po. Lagyan nyo ng asin and pepper. Gawin yung layering yung paglalagay. Huwag yung sa dulo lang. Gawin nyo from the start, lagyan natin ng salt. Ito, perfect yung lasa niya. Hindi ko na siya lalagyan ng salt pa. Alalay lang kayo sa paglagay ng salt kasi yung liver spread may lasa, yung cheese may lasa, yung Del Monte ketchup may lasa rin. Diba? Guys, kung napansin niyo hindi ko na nilagay ng sugar kasi tamang-tama na yung kanyang tamis at yung asim from the tomato sauce. Kukuha na natin. I think this is done. Guys, nga pala, mas maganda kung nilalagay niyo on top yung sauce. Kasi kapag hinahalo niyo na siya, magdadry up. Dry up yung spaghetti ninyo, tsaka syempre yung presentation din. Ayan. Okay tayo, intentive pa natin. Guys, look. Tamang-tama yung sauce. Tamang-tama lang pala yung 1 glass of water. And then, syempre, huwag na tayo mag-inarte. Kailangan naman talaga kinakamayan. Lagyan natin yung cheese on top. As you can see, guys. Pagaling natin yung dumi. Lagyan pa natin ng cheese.
naman na natin, guys. Ito yung hotdog. Sauce. Grabe, guys. Ito yung gusto kong spaghetti. Medyo sour. And then, syempre, may sweetness pa rin because of the sweet blend ketchup. As I said a while ago, guys, hindi ko na siya nilagyan ng sugar. Sobrang sarap. Isa pa, please. Please allow me to taste this again. Mmm! My God! Mmm! Mmm! Isa pa! Mmm! Guys, I can't wait to finish this. Ang sarap! Tatapos na naman ang araw. Napakasarap ng niluto ko. I am sure the kids can't wait to taste this again. So before I finally end up, iniimbitahan ko po kayo. Huwag po kayo magsasawa ng manood ng aking cooking vlogs. Sana po ay nag-enjoy po kayo. Once again, don't forget to like, share, comment. If you have any food in mind that you would like me to cook, please comment down below at susubukan po natin yan. Friends, family, and newly found friends, please subscribe. Once again, this is Daddy J, and that's cooking for you.